Ibinida naman ng economic manager sa isang briefing na nananatili ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na umangat ang ekonomiya sa Asia. Pero malaking hamon sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ang trapiko, infrastruktura at edukasyon. At mula po sa Pasay may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, ang pamumuhunan pa rin sa infrastruktura at edukasyon ang magiging susi sa patuloy raw na paglago ng ekonomiya ng bansa. Umaharap ngayon sa economic briefing ang mga economic managers ng Pangulong Noynoy Aquino, bagamat 5.3% lang ang naitalang gross domestic product sa second quarter ng 2015. Positibo pa rin silang maaabot na bansa ang 7% GDP growth sa susunod na taon, lalo na at papasok na sa demographic window ang ating bansa. Ang demographic window ay panahon kung kailan mas marami na ang mga kabataang nagtatrabaho at kumikita. Sa kasaysayan, kapag ganitong panahon pumapalo sa 7.3% ang paglago ng ekonomiya sa loob ng 10 taon. Sa nakaraang 5 taon naman ng administrasyon ng Pangulong Aquino ay average 6.2% ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Pinakamataas daw yan mula noong dekada 70. Ang unemployment rate ay nasa 6.4% at ang underemployment rate naman ay 18.4%, pero pinakamababa pa rin daw yan sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay NEDA Director General Balisakan, kung mapapanatili ang 7% growth sa susunod na 3 administrasyon, ay posibleng maging high economy status ang bansa by 2040. Nananatili pa rin daw tayong isa sa pinakamabilis na umangat ang ekonomiya sa Asia sa kabila ng mahina sa kabuuan na global economy sa ngayon. Kaya naman maswerte raw ang susunod na administrasyon. Ang hamon lang, Connie, ay mamuhunan pa rin sa edukasyon at infrastruktura. Sa edukasyon, malaking bagay daw ang pagpapatupad ng K-12. Titiyakin ng DepEd na ang mga ituturong skills sa mga papasok na grade 11 at 12 sa susunod na taon ay magkakaroon ng trabaho sa susunod rin na 2 hanggang 3 taon pagka-graduate nila. Malaking bagay din sa pag-unlad ang masolusyonan ang matagal ng problema ng traffic, lalo na dito sa Kamaynilaan. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, hindi na dream ang dream plan noon ng mga road rehabilitation projects dahil ongoing na ang ilan sa mga ito. Ngayong taon matatapos ang Daanghari SLEX Link Startol Phase 2 at ang NLEX Harbor Link Segment 9. Sa 2016 naman, inaasahang matatapos ang NAIA Expressway at ang kabuuan ng TPLEX. Ayon kay Finance Secretary Purisima, para masustain ang inaasahang paglago ng ekonomiya, kailangan 5% ng GDP ay mailaan sa infrastructure at 5% din sa edukasyon. Bukas daw ang DOF sa pagpapababa ng buwis, pero kailangan din daw ng iba pang solusyon para mapalitan naman ang mawawalang kita ng gobyerno na kailangan nila para magawa lahat ng kanilang mga proyekto. Isa sa solusyon ay dapat daw maisulong na alisin ang bank secrecy law for tax purposes at paggawa sa tax evasion bilang isang predicate crime. Nagpapatuloy ngayon, Connie, ang briefing at ine-expound pa ni Secretary Singson yung mga plano ng gobyerno para sa pagsasaayos ng kondisyon ng ating mga kalsada para nga masolusyonan na sa wakas yung problema ng traffic. At pagkatapos niyan, ay magkakaroon naman sila ng isang press con. Connie? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.